Okay guys, ngayon ay i-share ko sa inyo sa video na ito kung paano maging versatile or versatile ang iyong boses. Kahit anong kanta ay pwede mong makanta nang hindi nawawala ang iyong timbre at nailalapit mo doon sa gusto mong makayang kanta. Aking ibubulgar sa inyo ang sikreto na aking nadiskubre kung paano ko nagawang kumakanta ang mga lahat ng inire-request sa akin na kanta. Na dati ay hindi ko kayang magawa at imposible dahil iisang range lang at iisang timbre lang ang aking nakakaya. Panoorin ang kabuuang video after ng video clip ko na ito. Okay, so yun yung sikreto. So, kapag nasanay ang voice mo doon at napabayaan mo naman, medyo na-excite ka, at hindi ka, yun na lang yun na yung mga mata sa kanta mo, mahihirapan ka naman ngayon ulit mag-adjust kapag naiwanan mo siya. Yung ano, so, kaya nga magiging variety rin yung pagpa-practice mo. Palagi pagwa-warm up at pagpa-practice mo and exercises, mouth exercises. So kailangan lagi ka pa ring magsisingit ng standard, mga mid-range and high range. Kung mapapansin mo do sa isang araw na meron akong isang araw na record na siguro parang 7 songs 'yan na in-upload ko na magkakasunod kong kinanta doon sa oras na yun, sabi natin 1 hour yan, ay 7 songs na same day na nirecord ko at in-upload ko sabay-sabay. Iba-ibang level ng ano ng ranges. So meron ako doon kinanta na super standard. At meron akong kinanta na medyo mid-range, na medyo may pagka-husky, at medyo merong mataas. I think yung mga kasama yata nung Alone yan. Nung kinanta ko yung nirequest sa akin yung Alone. So, yun yung ibig ko sabihin. Huwag mo pababayaan lahat ng mga ranges na yan. Huwag ka mag-i-stick doon sa ano. Kasi, mga mamaya, dati standard ka, ang ganda ng timbre mo sa Tom Jones. Tapos, sumarap kang natuto ka na dahil sa ating na-share nito, natuto ka ng kumanta ng mga matataas, mga still loving you, mga Scorpion, mga Bon Jovi, mga Steelheart. Pag yun na lang ulit ang mga kinanta mo at kakanta ka naman ng Tom Jones dahil yung iyong muscles naman ay na doon ka nag-steady, nag-stick, mahihirapan ka na naman ngayong mag-standard. Ako, aminin ko, nabawasan yung aking timbre sa standard. So, para sa akin, okay lang. At least nakakanta ko pa rin siya. Nang hindi naman ganung ka parang malayo. So, na kukuha pa rin naman kahit hindi na kasi mas kailangan ko maging versatile sa aking panahon ngayon, no? At kaya ako po ay 46 years old na ngayon, so yung aking nakakayang mga kanta, hindi ko nakakaya nung mas
younger ako, mas bata pa ang edad ko. So, meaning, sa ganitong edad, kasi meron ako mga mas bata pa sa aking nakakausap na mga co-singers ko na parang matagal nang hindi nakakasali, hindi masyadong nakakapag-practice na, kasi sinasabi nila na laos na yung boses nila. So, kaya sabi ko, hindi ako naniniwala dyan. It's a matter of practice lang. Workout at dire-diretso lang sa pagkanta. Now, syempre, ang isang aking pinaka-importante na sikreto na aking ma-share sa inyo kung paano maging totoong manganganta, syempre, ang gagamitin mo lagi ay ang puso sa pagkanta. So, ikaw, kung kakanta ka, para maging maligaya ka at makapagpaligaya ka ng tao. So, huwag na huwag mong mithiin na kumanta para makapanghamak ng kapwa, makasapaw ng kapwa singer, makapanglait, makapagpasikat. Hindi po tayo masasabing totoong singer kung yan yung ating magiging mithiin sa pagkanta natin. Yun yung pinaka matinding sikreto. Yung puso ang gagamitin sa pagkanta at hindi ang utak. Okay? At maraming salamat. Abangan pa ang mga ating pang mga magiging voice tutorial, mga tips kung paano mas maging mahusay na manganganta. Maraming salamat and have a nice day.